Hallelujah. Pwede ba natin taas ang ating mga kamay? Dahil ang papuri ay tangi sa Panginoon lamang. Dapat siya lamang ang sa ating itataas. Huwag tayo magtaas ng tao. Hindi ang Panginoon lamang ang ating itataas. Ating Panginoon sa Diyos. Majesty, worship His Majesty, and to Jesus be all glory, power, and praise. O Majesty, with them authority, blow from His throne and to His own, He sent Him rays. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His Majesty, Jesus, You died, now glorified, King all of kings. To God be the glory! To God be the glory, to God be the glory, to God be the glory, for the things He has done. With His blood He has saved me, with His power He has raised me. Oh, to God be the glory.
ibalik natin sa Panginoon ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng pagtakila at pagluwalhati. Hallelujah! Thank you, Lord Jesus. At makakaupo na po tayo, mga kapatid. Hallelujah! Ang sa Diyos lang lahat ng kapurihan. Salamat sa Panginoon. At dadako po tayo sa meron pang wala yatang nagpasa sa akin ng special song. Sige. So meron pong song offering by Sister Odette and Sister Jean. Palapakan natin ang Panginoon. Mic test. Thank you, Lord. Nais kong pasalamatan ng Panginoon dahil sa kagalingang ibinigay niyo sa akin. Salamat sa inyong mga prayers. Tunay na the prayer of the righteous availeth much. Kaya maraming salamat. Nais kong handugan ang awit ang Panginoon. You raised me up. Ako'y binango niya sa banig ng karamdaman. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat sa mga kabutihan natin, Panginoon, at lagi tayong tinataas. Hallelujah. Basta't maninatili lang tayo sa kanyang mga salita. Hallelujah. Tapat ang Panginoon. At tinatanyahan ko na po si Sister Susana sa kanyang maikling patotoo. Palakpakan natin ating Panginoon. Praise the Lord. Gusto ko lang po ibalik ang papuri at pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos sa katugunan, praise God, noong ipinag-free tungkol sa pagparoon namin sa munting lupa, yung ginawa ng Panginoon na hindi namin alam. Alam ko na ang Diyos ang gumawa ng lahat dahil bagamat hindi ko nadala ang aking ID, bawal po pumasok at istrikto po sa kulungan. Praise God, alam ko ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay. Kami nakapasok, lahat ay napahintulutan, lahat ng pinapapirmahan ay napipirmahan. At salamat sa Panginoon dahil bagamat wala kaming mga ngaral doon sa loob, yung tatlo, hindi sinabi ang ganun, pero nakapangaral yung tatlong brother, Brother Nimi, Brother Boy, at si Brother Rapi. Papasalamat po ako dahil nasa ko po nga talaga na, praise God, maano ang salita ng Diyos. Nagpapasalamat po ako dahil tagumpay nung kaming pauwi na ay naalala ko na tunay na ang Diyos na sabi niya magpapakita siya ng mga dakilang bagay at mahirap na hindi niyo na nalalaman. Naglalak ang aking puso nang kami pauwi na dahil pinhintulutan ng Diyos at mayroon tumanggap doon na magpabautismo. Ngayon nga lang hindi po nabautismo dahil hindi nakahanda ang tubig, ang babautismahan na tubig. Praise God, na kami po ay umuwi, ay may nagpadala yung anak ko ng frame na malaki. Gusto ko lang po ito patutubag, matagal ko nito yung gusto ay napipigilan. Pero kinakaba ng aking ang puso ko, hindi ko po ito ipatuto dahil matagal na po na hindi natutuloy. Praise God, nang umuwi po kami, may padala ang aking anak na frame na malaki. May picture po ng aking anak na isa, lang po, pinitilkamay lang po, nakabalot. Nang umuwi ako po sa bahay, ay nakabalot po siya ng karton malaki. Binuksan ko po ito, ilinagay ko sa likod ng upuan. Ah, hallelujah, nung nilagay ko po yan mga ilang araw, naramdaman ko na para bang gusto, yung unbelief inaalis sa akin. Nagtataka ako dahil nagalak ang puso ko sa pag-aalala ng mga salita na Panginoon na kapag galak sa puso ko, pero napalitan naman ng pangamba. Parang kinakabahan ako, hindi ko malaman. Parang inaalis ang belief, ang salita ng Diyos sa puso at isipan ko. Noong mga ilang araw na po ay talaga hindi ako makapanalangin. Nangako ng mga anong araw na yon na hindi ko matandaan. Langi ako, Panginoon, na ano ba na aking pagkakamali, bakit ganito? Na parang inaalis niya ang salita ng Diyos sa aking isipan ng puso. Praise God, noong ako'y nanalangin, parang pumasok na sa isipan na sabi, ang prim na yan, nandun ang masamang espiritu na humahawak sa iyo. Praise God, habang ako'y nanalangin, nagalak ako, nag-rebuke, praise God. At katapos ko manalangin ay pinintahan ko yung prim at binaliktad ko at na-rebuke ko pa uli. Praise God, sabi ko, you are already defeated, Satan. Alam na namin ang mga taktik mo sa mga anak ng Diyos na buhay, but dakila siya na nasa akin kaysa kanya na nasa sanglibutan. Praise God, at salamat dahil ang mga verse na binibigay ng Panginoon mga ilang araw na kailangan magpatuto ako. Bagamat dahil mahaba ako magpatuto, marami po ang pinapakita ng Diyos sa akin, pero nahadlangan. Ngayon po, napilitan ko nga ipatuto dahil sabi ko, papatuto ko na ito. Praise God, nang maano na po yun na na-review ko, parang nakahinga ako. Salamat sa Panginoon dahil praise God, mga bagay na sabi nga, ang anak ng Diyos, kaya ang anak ng Diyos ay mayroon kang yung madadaig mo, magkakaroon ka ng daigin ang sanglibutan. Praise God. Purihin ang Panginoon dahil hindi ko nga minsan yung nagunin, binibigyan niya ako ng takot at pangambabat.
greater is He. Praise God. Hallelujah. Dakila siya na nasa akin. Sa atin kaysa kanya. Nasa, pinagtagumpay na ng Panginoon ang lahat. Praise God. Tinapos niya sa cross at tayong lahat ay mananagumpay dahil doon sa pag-ibig. Praise God. Nagpapasalamat ako dahil may ilang araw, praise God, kung hinihiling ko sa Panginoon. Halimbawa ng maliit na bagay pero sa maliit at malaki parehas ko. Minsan ay nakita ko magdumating yung ano ng electric namin po. Dahil nung huli, sabi ko, Lord, sabi ko, hindi po ako nahingi sa mga anak ko. Nakita ko nung pangalawa, sabi ko, Lord, gusto ko eh, maliit lang ibigay mo na bayarin ko sa electric dahil wala po akong pambayad. Nang sunod na yun ngayon na po, nang ibigay ang electric, nakita ko po na nagulat po ako, hindi ako makapanilang 10 piso lang. Kaya lahat po, praise God, kadal kialaan ng Panginoon, ang kabutihan ng Panginoon, ang kagalakan, lahat ng pandarayan ng kaaway, gintatakot ako para hindi po ako magpatuto. Kaya pinupuri ka ang Panginoon dahil ngayon ay nailabas ko ang gawa ng kaaway na gustong kumupkop sa atin. Binabalik ko lahat ng kapurihan at ang kating kaluhalatian sa dakilang. Amen. Ganyang kabuti ang Panginoon kay Sister Susana, no? Magkano? 10 pesos. Ilan lang binayaran niya sa kuryente? So, ang Diyos ay talagang tapat, ano? Sa Panginoon. Hallelujah. At kung wala na po, ay dadako na po tayo sa mga announcement para sa ating hindi pagtatagal. Announcement. September 27, on Sunday, meeting of ladies department officers after the service regarding group profit remittance, no? Oh, so, mga ladies, no? Mga remittance sa next week na po yan, Sunday. So, mag-anda-anda tayo ng ating reporting. Next, on September 27 pa rin, Sunday School Teachers General Meeting, ganun pa rin, 2 p.m. Itong October to November 2015, service schedule. So, pagpapalit na po ito ng ating groupings, no? AM service, Spirit Group 1, Group 1 and Group 5. PM service, Bright Group, Group 2, 3, and 4. So, pakitandaan na lang po yan, ha? October, November lang. So, hindi kasama yung December dyan. Dalawang buwan lang. Sige po, next. October 13, 2015, Tuesday, at 8:30 p.m. Second Tuesday of October, Men's Overnight Fellowship. Noon, medyo nadali ng isang linggo. Okay. Ang topic po, ayan po ang pag-uusapan sa ladies, ay sa men's. What does the Bible says about involvement of Christian in politics? Politics! No? So, yung mga na-involve sa mga politiko, no? Politika. Pag-uusapan natin yan sa men's devotion natin. Sa October 25 naman, Sunday then, Elders General Meeting, agenda natin ay Church Anniversary and Camp Meeting. So, pag-uusapan po natin yan. Sa camp meeting natin. Sa general service in the morning yan, ha? Sa October 25. Paki-take note na lang sa inyo mga... So, patuloy po yung December 23 to 26. Wednesday to Saturday. Bali, apat na araw yan, no? December camp meeting at Emmaus. Bible camp, Malolos, Bulacan. Ang team involving in the spirit. So, marami na tayong ipon siguro sa alkansya niyan, ano? Kaya kailangan... Full pack ang ating budget dyan. At next. So, wala na po. Dadako na po tayo sa iba pang ano, announcement o prayer request, kung meron ba? O bisita? So, wala tayong bisita. Prayer request, wala rin po. Hindi, birthday sa linggo yun, di ba?
So, isama rin yung, salamat po pala sa mga prayer nyo at ligtas si Mary Grace sa kanyang pagluluwal ng bata, no? Kaya lang, si Sarian eh, medyo mabigat, mabigat sa bulsa, no? Pero salamat at malusog yung bata. Tingnan nyo na lang sa FB niya, no? Amen. Medyo lolo na pala ako, no? sabagay. Tanggap na rin natin to. Dahil may edad na rin, di ba? 53 na ako ngayon. Amen. Parang 52 lang, ano? Okay. So, wala na ba iba? So, inanya ako na pong lahat ay tumayo. At salamat sa offering pa pala. So, awitin natin yung So, inanyahan ko si Brother Ed para pagpanalangin tong touch and offering. Brother Ed, bago tayo maawit ng... Praise God, dahil natayuyo ko ngayon sa pananalangin. Hallelujah. Panginoon Diyos, ang sabi ng salita, mapapala Diyo ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya Panginoon, haya mong ang blessing mo sa pagkakaloob namin ay mangyari sa aming buhay, sa aming trabaho, sa aming kalusugan, sa aming pamilya. Panginoon, alam namin hindi mo pagkukulangin ang bawat isa, Panginoon, sa lahat na namin itutulong sa church nito. Mula noon hanggang ngayon, Panginoon, hindi mo kami pinagkulang. Walang nanghingi ng tinapay na mamalamos sa daan. Lahat kami pinagpala mo, pinayaan mo. Tunay yung sabi ng salita, Lord, ginawa mo kaming ulo at hindi buntot, Panginoon. Kami po ang magpapahiram at hindi kami mangungutang. Panginoon, kaya po ganun po nangyayari sa mga kapatiran namin ngayon sa oras pong ito at kami mayroong laan, Panginoon, sa pagkakaloob sa iyo, Panginoon, pinapasagana mo kami, hindi lamang sa aming mga tahanan, kundi maging sa kalusugan namin, Panginoon. Kaya haya mo, Lord, sa diwa at kapahayagan na binigay mo sa amin, magbigay kami, Panginoon, na may bubong kasiyahan, hindi lamang mabigat sa aming loob, kundi may masayang puso, Panginoon. Haya mo, Lord, malilikom namin at patuloy namin magamit, Panginoon, sa iglesyang ito, sa mapagtustos pangangailangan at sa, Panginoon, sa mga pangangailangan ng iglesia, Panginoon. Salamat na marami. Pagpalaan mo ngayon ang Panginoon ang aming pagkakaloob. Salamat po ng marami. Ito pang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Kristo. Amen and amen. Amen. Awitin natin yung Lord, I offer my life. That I am, oh, that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaim, my joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hope, all of my plans, my heart and my hand are lifted to you. Everything I've been through,
for you, my love. Inanya ko na lahat po tayo tumayo. At awitin natin yung Imong Imaya. Hallelujah, bang naganda na ating pagsalita. Hallelujah. Sa'yo ang pupurihan nila. Sa'yo ang papuri. Sa'yo ang papuri at karanga. Pwede ba natin sambahin ngayon? Itataas natin ating mga kamay sa pagsamba. Ngalan mo'y dadakilain, sa'yo ang papuri, karangalan. Tataas ang kamay sa pagsamba, ngalan mo'y dadakilain, hila ka, makapangyarihan ka. Asan natin makamay, sambahin natin siya. Isang Diyos, walang papantay sa iyong nakila ka, makapangyari ka. Thank you, Father. Hallelujah. Pantay sa iyo, walang papantay sa iyo, walang papantay. Hallelujah. Lahat tayo maaaring magsabi ng amen. 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 Dahil yan ay totoong totoo. Walang katulad ng ating Panginoon. Walang papantay sa Kanya. Praise the Lord. Welcome natin si Brother Joseph sa ating pabalik, sa ating piling. Galing sa amen sa pagmimisyon sa Surigao. At ganun din, binabati ko yung MC natin ng congratulations dahil sa pagiging ganap na lolo. Praise the Lord. Nagsilang po si Sister Grace sa isang bouncing baby boy. Huh? Kamukhang, girl, I should say. Kamukha kasi ni brother, Pedimar, kaya akala ko lalaki. Kamukha kasi ni brother Pedimar, so... Ako ay nagpapasalamat na nakaraos na po si Sister Grace na malulhati sa tulong ng ating Panginoon. Alright, Exodus chapter 33 habang nakatayo tayo. Simula sa verse 18 hanggang 21. Patuloy tayong tumutunghay sa buhay ng mga propeta. At kasalukuyan nating tinutuon ng ating pansin sa buhay ni Moises. At ito'y pang 13 bahagi na ng ating pagtalakay sa kanya. So Moses 13, scripture natin ay Exodus 33 verses 18 to 21. And he said, I beseech thee, show me thy glory. And he said, I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord before thee, and will be gracious to whom I will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy. And he said, Thou canst not see my face, for there shall no man see me and live. And the Lord said, Behold, there is a place by me, and thou shalt stand upon a rock. Amen. Gusto kong pamagatan ng ating munting mensahe sa gabing ito ng Show Me Thy Glory. Show Me Thy Glory. Tayong lahat ay himuko sandali. Manalangin naman namin. Yan po ang aming kahilingan sa gabing ito. Pakita mo po sa amin ang kalolatian mo. O marahil ang mas tumpak na panalangin ay ipaunawa mo sa amin kung ano ba talaga ang kalolatian mo upang magawa naming Lord pahalagahan at pasalamatan at i-appreciate sa aming buhay. Marahil meron kaming kanya-kanyang
ideya tungkol sa kung ano ba ang kalalatian mo, ano bang dapat naming makita para masabing nakita namin ang kalalatian mo. Pero Lord, ayaw mo ang salita mo ang magbigay ng linaw dito. Para Panginoon, mula ngayon ay hindi namin mapalampas ang bawat pagkakataon na nagpapakita ka ng kalalatian mo na hindi ka namin napapasalamatan at nasasamba at napaparangalan. Sama mo po ang iyong lingkod as I stand again, Lord, behind this sacred desk sa aking post of duty. Narito po ako, maalay kong aking sarili sa iyong panan at sa paglilingkod sa iyong mga anak. Bless mo sila in a special way. Dito man o sa ibang mga lugar, Ama, na maaaring mapanood ng aming service. For we ask this for your glory in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Mari tayo magsipo. Bless you. Praise the Lord. Palalo ulit sa mga leaders. Hindi pa nagbibigay sa akin ng listahan ng grupo nila, please. Pakibigay nyo na ng maaga para maayos natin ng maaga yung ating tawag dito, pag-re-renew ng ating pledges sa darating na buwan. Alright, show me thy glory. Show me thy glory. Pakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. Kung inyong maalala, sa tagpong ito ay katatapos lang na magtagumpay si Moises sa pamamagitan para sa kanyang bayan. Napahupa niyang galit ng Diyos, napatawad ng Diyos ang malaking kasalanan ng Israel sa anyo ng paggawa ng isang Diyos-Diyosan. At binigyan niya ng kapatawaran ang Israel na imbis na patayin niya lahat katulad ng kanyang nais na sanang gawin, ay sila ay binigyan niya ng pagkakataon para mabuhay, bagamat nakita natin na meron pong consequences na kailangan harapin ng Israel sa kabila ng pagpapatawad ng Panginoon. Pero nakikita niyo ang napakalaking parte na ginagampanan ni Moises sa buhay ng bayan ng Diyos. At dahil dito, si Moises ay lalong nagkaroon ng lakas ng loob. He was emboldened to ask for more because of the special favor God has shown him. Because of his answered prayers, lalo po siyang nagkaroon ng tapang, lakas ng loob na lumapit kay Lord at humingi ng higit pa kaysa doon sa mga naranasan niya na, nakita na niya. Kung isipin niyo, wala pong taong nakaranas ng singdakilang mga karanasan tulad ng dinanas ni Moises. Diba? Siya lang ang merong ganung karanasan. Amen. Sa kasaysayan ng mga tao na ang Diyos ay palaging makipag-usap sa kanya ng mukhaan, ang sabi nga sa Biblia, at marinig niya ang boses, mangusap sa kanya ng bibig sa bibig. Diba? Bibig sa tenga. Amen. Magpakita ng iba't ibang manifestasyon ng Diyos at magpakita ng mga dakilang kalulatian niya, ng kapangyarihan niya sa iba't ibang anyo ng kababalaghan at mga himala, dakilang mga bagay. Pero makikita niyo dito si Moises na habang nakakaranas siya ng mga dakilang karanasan sa Diyos, ay lalo siyang nagnanasang higit pang makaranas ng mga dakilang karanasan sa kanya. Yes. So habang ikaw ay nagkakaroon ng isang tunay na relasyon sa Diyos at karanasan sa kanya, habang lumalalim ang iyong relasyon sa kanya, lalo kang nagnanasang higit siyang makilala. Yes. Hallelujah. There's something about an elected. Meron pong malalim na tumatawag. Sabi nga ni Barbara, a deep calling to a dip. Amen? Na yung lalim na yun ay lalong lumalalim. Habang nakikita natin ang mga dakilang gawa ng Diyos sa atin, habang nagpapahayag siya sa atin, lalo tayong nagnanasa na higit pa tayong pagpahayagan. Hindi ba ganun ang inyong karanasan? Amen? Nung matanggap ko itong mensahe at nakita ko ang tunay na mga kahulugan ng mga salita ng Diyos na dati ko nang binabasa doon sa dating grupong kinabibilangan ko, abay, hindi na po ako nagsawang magsaliksik at
hanap at humiling sa Diyos na, Lord, buksan mo pa ng higit ang iyong salita. Buksan mo pa ng higit. Hindi ako kailanman na kontento doon sa aking espiritual na kalagayan. Are you listening to me? Hallelujah. Dahil merong kung ano sa aking kalooban na nagsasabing merong pang higit kesa dyan sa nalalaman mo ngayon, kesa dyan sa nakita mo na so far, merong pang higit na bahagi ang Diyos na gusto niyang i-impart sa iyo. Hallelujah. Para yung pag meron kang paboritong pagkain na kinakain, habang kinakain mo, lalo kang nananabik doon sa pagkain yun. Something about it, amen? Yung appetite natin ay nag-i-increase. Parang kapag ikaw ay, you know, nag-feed sa mga bagay ng sanglibutan, ang Diablo ay, you know, kanyang i-increase yung tawag dito, yung iyong appetite para doon sa mga bagay ng sanglibutan. Habang binibigyan mo ng panahon itong bagay na ito, bagay na yan, amen, ano yun, lalo kang pinananabik doon sa bagay na yun. Amen? So kung ganyan sa sanglibutan, amen, I believe, ganyan din sa spiritual. So mas mainam na tayo ay maging addict sa spiritual na mga bagay kaysa maging addict, amen, sa mga bagay ng sanglibutan. Hindi ba ang sabi sa Biblia, merong mga mananampalataya na kanilang ginawang addict ang kanilang sarili sa salita ng Diyos, sa pananambahan, sa kabutihan, paggawa ng, amen, ng mga, hallelujah, mga bagay na nagbibigay ng kalulatian sa ating Panginoon. Praise the Lord. So, ganun ang nangyari kay Moses. Misto lang naging addict na siya sa paghingi. Habang nakakaranas siya ng sagot sa ating Panginoon, amen, wala siyang tigil ng paghingi sa ating Panginoon. Minsan, niisip natin, masyado na ako maraming hinihingi. But, you know, palagi natin narinig yan. Gustong-gusto ni Lord na hinihingan siya. Dahil yung pangangailangan niyo ang nagbibigay ng purpose, amen, for His being. Naintindihan niyo ba yun? Ang inyong mga pangangailangan na inyong iniahayag, na hinihingan niyo ng solusyon at tugon mula kay Lord, ay nagbibigay ng chance sa Kanya para higit niyang mapakilala ang Kanyang sarili sa inyo. Amen. Binibigyan niyo siya ng pagkakataon na maipakita niya ang Kanyang kalulatian sa iyo, sa inyo ng higit pa kesa dati. Alunin, naligtas mo na ako sa kasalanan. Na-justify mo na ako, pero Lord, there's something more. Alam ko, pwede pa ako maging higit na malapit sa iyo. Lord, sanctify me. And the Lord said, by all means, my child. Dahil gusto kong, amen, malaman ng lahat na hindi lang ako justifier. I'm also a sanctifier. At ang kanyang kalalatian ay palaki ng palaki ng palaki ng palaki. At habang nararanasan natin ang kapahayagan ng kanyang kalalatian, lalo tayong nagkakaroon ng tapang at lakas ng loob at ng confidence, hallelujah, na lumapit sa kanya at tumalangin. Bakit? Kasi dininig niya na ako dati. Niligtas niya na ako dati. Pinagaling niya na ako dati. Tinubunan niya na aking mga pangailangan. Alam kong hindi siya nagbabago. Lalapit ako ulit. Hingi ako ulit. Blessed be the name of the Lord. So ang sabi dito ni Moses sa verse 18, he said, I beseech thee. Kakatapos niya lang, mapahinood si Lord na huwag patayin ng Israel. Pagkatapos, huwag alisin yung kanyang presensya, kagaya ng balak niya, at siya'y magsugo na lang ng isang created angel in his place para sumama sa kanila sa paglalakbay, na bago niya lahat yung plano ni Lord sa kanyang pamamanik. Amen? At napansin niya, ba, meron akong nakasumpong ako ng pabor dito sa Diyos na ito. Bakit hindi ko samantalahin? Naintindihan niyo ba yung mga kapatid? Hallelujah! Ito ang pagsasamantalang hindi masama. Pagka binibigyan niyo ang Diyos ng pagkakataon na higit niyang maipakilala ang kanyang sarili, hindi yun masama. Hallelujah! And so, pagkatapos ng lahat ng ito, binalik ni Lord ang presensya at pinangako, o sige, sasama na nga ako, gagawin ko ang ayon sa iyong salita. Naalala niyo, sabi niya noong nakaraan? Okay? So, narin sa verse 18, sabi niya, Lord, meron na naman akong request. Actually, I beseech you.
Pag sinabi mong beseech, ito ay may puwersa. Diba? Hindi lang ito request. Pag sinabi mong beseech, ikaw ay namamanhik. Diba? Hinihiling mo ng may mahigpit na tawag dito na pagnanasa. Yun. Ang isang bagay sa ating Panginoon, I beseech thee, show me thy glory. Now, hindi ko alam kung anong nasa isip ni Moises nung kanyang hilingin ito. Kasi kung glory at glory lang ang pag-uusapan, walang tao, kagaya na sabi ko kanina, na nakakita ng singdakilang mga manifestasyon ng kalolatian ng Diyos kesa sa kanya. Diba? Ang kalolatian ng Diyos ay nahayag sa kanya sa anyo ng pillar of fire nung siya magpakita kay Moses dun sa burning bush. Ang kalolatian ng Diyos ay nakita niya saan? Sa pillar of cloud, pillar of fire na nanguna sa bayan ng Diyos sa kanilang paglabas. Ang kalolatian ng Diyos ay nakita niya sa pagkahawi ng Red Sea. Hindi pa siya ba nagsabi na, stand still and see the salvation of the Lord? Or in other words, see the glory of the Lord? So nakita niya sa lahat ng klase ng himala at kababalagan, amen, ang kalolatian ng Diyos. Pero somehow si Moises hindi pa kontento, nanghihingi siya, nagre-request siya ngayon kay Lord na makakita ng higit na kalolatian niya. Yan ang sinasabi niya dito, show me your glory. Mm-hmm. At ito ang sagot ng Panginoon sa kanya. Now, this glory galing sa Hebrew word na kabod. Ang ibig sabihin ay honor, dignity, splendor, or reputation. Show me your splendor, Lord. Yun ang kanyang hinihiling. Show me your dignity. Show me your reputation. Hinahamon niya si Lord. Sige nga, pakita mo, Lord. Ito doon na, Lord. Yung reputasyon mo, kung sino ka talaga. Pakita mo yung splendor mo, Lord. Sa parang hindi ko pa nakita kailanman. Hallelujah! Mm. At itong sagot ng ating Panginoon sa verse 19, and He said, I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord before thee, and will be gracious to whom I will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy. Hindi ba kayo nakatuwaan doon sa sagot ni Lord? Sabi, hindi ba kakaiba yung sagot ni Lord eh? Ang hinihingi ni Lord, ipakita ni Lord, and ni Moises, you say, ipakita ni Lord ang kanyang kalulatian sa kanya. Pero ang sagot ni Lord, oh sige, papakita ko, oh, papadaanin ko sa harapan mo lahat ng aking kabutihan. Tama ba? I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord before thee. So, kung naiintindihan niyo ito, simpleng pag-iisip, and I know the Lord, yan ang gusto niya. Kaya sinulat ang mga salitang ito sa ganitong paraan para maintindihan natin bilang tao. Ang Biblia ay sinulat in human terms. Amen? Kasi kung ang Diyos sa kanyang paraan siya mangungusap sa atin, abi hindi natin maintindihan. Yung kalulatian niya ay sobra-sobra para makaya nating harapin. Yung direktang kalulatian ni Lord, sana naintindihan niyo ako. Ang sabi ng ating propeta, kung ang Diyos, amen, ay hindi nag-condescend, the condescending, nagpakababa, amen, ay hindi natin kayang, amen, harapin ang kanyang kalulatian. Kaya siya ay nagsaplot ng katawang tao, nag-anyong alipin, at yung kanyang kalulatian ay pinahayag niya sa paraan na ano, kaya nating dalhin, kaya nating harapin, kaya nating tanggapin. Kasi kung yung kalalatian ng Diyos doon sa eternity ang ating makikita dito ng mukhaan, yung sabi sa Biblia, hindi mo pwedeng makita yun na ikaw ay manatiling buhay. Hindi kaya ng ating lamang ito makita yung direktang kalalatian ng Diyos. Praise the Lord. Kaya nga, kailangan palitan ang ating katawan para dumating yung araw na kaya na nating humarap sa trono ni Lord. Sa Revelation chapter 21 and chapter 22, nakalagay doon, amen, ang Diyos, amen, ay upo sa kanyang trono, ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero, nasa trono at merong dakilang liwanag sa kanyang ulunan. What's as the glory of the Lord?
Ang sabi, ang bayan, ang syudad ay hindi na mangangailangan ng liwanag doon dahil ang kordero ang magiging liwanag ng bayan. Sorry to, si Christ ang fullness ng glory. At ang sabi, siya ang magiging liwanag ng bayan. At ang sabi, pwede tayong sumamba sa kanya pagdating ng araw na yon. Why? Because we will be in our theophanies or in our glorified body already. Hindi na dito sa katawang ito na makasalanan at mahina. Bunga ng sexual act. Can you say amen? Hindi kaya nito makita ng direktahan ng kaluluwa ng yon. Pero pagka napalitan ang ating katawan, ay sasamba tayo ng harapan sa trono ng ating Diyos at makikita natin ang liwanag ng kanyang kalalatian at hindi tayo masisilaw, hindi tayo mamamatay because we have been changed in our bodies. Hallelujah. So yung kanyang kalalatian ay may kinalaman sa kanyang kabutihan. Kita nyo, I will make all my goodness pass before thee. Ang sinasabi nito, amen, ang kalalutian ni Lord ay naipapahayag sa pamamagitan ng kanyang mga kabutihan. Amen. At ang sabi niya, I will also proclaim the name of the Lord. And the name, amen, sa mga Hebrew, malalim ito. Palagi nating sinasabi. Ang name sa Hebrew ay galing sa salitang Shem, na ibig sabihin ay, yun na naman, reputation, character. Diba? Hindi lang ito yung mga pangalan, alam natin, yung pangalan, pag sinabi natin, pangalan, bansag, di ba? Toy, boy, di ba? Ano pa? Totoy, iho, di ba? Neng, whatever. Pero sa mga Hebrew, pag sinabi mong name, ito'y kumakatawan sa katangian mo, sa reputation mo. So sinasabi dito ni Lord, okay, gusto mo makita aking kalalatian. Ang aking kalalatian ay nahayag sa aking mga kabutihan at saka sa pagpapahayag ko ng aking mga katangian. Alright, malinaw ba yung scripture? Nagkaroon ba ng tawag dito ng sustansya? Dati natin binabasa, pero hindi natin alam dati kasi ibig sabihin ng name, hindi natin alam yung ibig sabihin ng glory, kagaya na sabi ko kanina, amen, hindi natin alam kung na nasa isip ni Moses nung hingin niya yung request na yun, ay pakita ni Lord ang kalulatian niya sa kanya. Amen? Praise the Lord. At tayo kasi, meron tayong mga idea na iba-iba tungkol sa kalulatian. Ano ba ang kalulatian ni Lord? Marahil lang naisip natin, ang kalulatian ni Lord ay pagka merong isang patay na nabuhay na muli. Kalulatian ni Lord yun. O kaya ay pagka meron na sa ating tumayo sa isang bundok at kinausap natin yung bundok, pinaangat natin sa kinaroroonan niya at tinapon natin sa dagat at sabihin natin, yan ang kalulatian ni Lord. Diba? O kaya ay, amen, gumana yung third pulse atin at speak the word tayong lahat at natin sabihin natin, ay, lumabas sa ating harapan, and we would say, that's the glory of the Lord. Maybe, those are manifestations of the glory. Pero dito, lilinawin ng Panginoon kung ano ba talaga ang kanyang kalalutian. Gusto mo makita ang aking kalalutian? Sabi niya, ito, padadaanin ko lahat ng aking kabutihan sa iyong harapan. At ipuproklama ko ang pangalan ng Panginoon. Ipapahayag ko, in other words, ang kanyang mga katangian. Narinig niyo ba ako? Ipapahayag ko ang mga katangian ng Diyos sa inyo. And through that, my glory shall be revealed to you. Alright? Hindi lang yun. Ang sabi pa niya dito, and will be gracious to whom will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy. Hindi lang sa kabutihan, hindi lang sa pagpapakita ng kanyang katangian, kundi sa kanyang habag at sa kanyang biyaya. Ang kalalatian ng Diyos ay nahayag sa lahat ng kabutihan niya, sa lahat ng kanyang habag at ng kanyang biyaya. Anong iniisip ko ngayong gabi? Napakaraming beses na nagpakita ng kalulatian si Lord sa atin, hindi natin napansin kasi hindi natin alam kung ano talaga ibig sabihin ng kalulatian ni Lord. Naghintay tayo makakita ng pillar of fire. Naghintay tayo makakita ng isang anghel. Amen. Biglang magpapakita sa atin at nang magsasalita sa atin ng may malakas na boses. Anak ko, anak ko. Sabi dito, kung i-apply natin sa ating buhay, itong nalaman natin tungkol sa kalulatian, pagka meron kang makain sa umaga. Habang napakarami ang nagpupulot ng kanilang makakain sa basurahan.
Pero ikaw ay nakabangon at tumarap sa isang hapag na may pandesal, may itlog, may hotdog. Hallelujah! At higit sa lahat, meron kang ganang kumain. Kasi merong mga nag-aalmusal ng napakasasarap na pagkain, pinakamamahal na pagkain, pero wala naman silang panlasa sa pagkain. Pero sa atin, kahit anong iharap mo. Hallelujah! Praise God! Ano yun? Kabutihan ng Panginoon! Pero wala lang yun sa atin, hindi natin pinapansin. Nakakita na pala tayo ng kalalatian ni Lord. Amen? Wala lang, iba sa atin, baka hindi na nagpe-pray. Kasi ordinary na lang, pag umaga, syempre mag-almusal ka. Hindi mo naisip na yun ay manifestation ng kalulatian dahil lahat ng kabutihan ng Diyos ay pagpapahayag ng kanyang kalulatian. Hallelujah! Yung malaman mo na ikaw ay inahon mula sa buhay na makasalanan at ikaw ay mahiwalay dun sa mga dati mong barkada na ngayon ay isa-isa nang nangamamatay dahil sa iba't ibang klase ng sakit, iba't ibang klase ng circumstances sa buhay. Isa-isang nasisira ang buhay pero ikaw ay inabot ng kanyang biyaya. At ngayon ay dinala ni Lord dito sa bahay sambahan at naglilingkod sa kanya. Yan ay kabutihan, biyaya at habag ng Diyos. Ano yan? Kalalatian ng Diyos. Hallelujah! Minsan naghihintay tayo ng mga dakilang mga himala para masabi natin, nakita ko ang kalulatian ni Lord. Dapat ma-realize mo kung ikaw ay justified, sanctified, baptized with the Holy Ghost. Kung ikaw ay may pananampalataya para sa rapture. Kung ikaw ay may matibay na pag-asa para sa iyong kinabukasan. Kung ikaw ay may pananampalataya. Kung ikaw ay may pag-ibig. Kung ikaw ay may pagtitiis. Kung ikaw ay may Espiritu Santo. Kung ikaw ay nakapagpapatawad. Kung ikaw ay may kapayapaan. Ikaw ay isang himalang naglalakad. Yan ay mga kabutihan ng Diyos. Ngayon, maintindihan na natin kung ano ba talaga ang kalulatian. Pag sama-samahin mo yan, lahat ng aking kabutihan. Patadaanin ko sa iyong harapan. Gusto mo ng kalulatian? Gusto mo makita? Patadaanin ko sa iyong harapan. Aking habaga, aking biyaya, hindi lang yun, yung aking pangalan ay ipoproklam ako sa iyo. Hallelujah. Proclaim the name of the Lord. Ibig sabihin nun, isisigaw ba ni Lord yung pangalan niya? The Lord, the Lord, the Lord, the Lord. Ganun ba? O Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. Di ba? Because the name is His nature. His character. Ibig sabihin nun, hindi mo kailangan marinig yung literal na pangalan o spelling nung pangalan ng ating Panginoon para makita mo ang pagpapahayag ng kanyang pangalan. Nung nandito ang ating Panginoong Jesucristo, pag kami siya'y gumagawa ng mga himala ay sinasambit niya yung pangalan niya, in Jesus Christ's name. Sinasabi mo niya ba yun kahit kailan? O in my name. Ang sabi niya dun sa dalagita, Tabita. Rise up. Hindi niya sinabi, in the name of the Lord Jesus Christ yan. Diba? Nung kanyang pagalingin, amen yung ketungin, nung pagalingin niya yung mga bulag, hallelujah, nung gumawa siya ng sari-saring dakilang himala, nung buhayin niya yung binatilyo. Sinabi ba niya, in Jesus Christ's name, para i-proclaim ang pangalan niyo, the very act itself was manifesting His name. Kaya hindi niya na kailangan sabihin, in the name of Jesus, because His name was being manifested in His life. Nung mahabag siya sa mga tao, na parang nagkalat ng mga tupa na walang pastor, anong ginawa niya? Amen? Kanyang tinipon, pinangaralan niya, pagkatapos pinakain pa niya. Nagmistula siyang pastor para sa kanilang lahat. Ano yun? Hindi niya sinabi, that's in my name. Because He was revealing His nature, His goodness, His love. His name was being proclaimed kahit hindi na sinasabi yung kanyang pangalan na Jesus Christ. Because that's His name, that's His characteristics. Yung pagiging mahabagin, yung pagiging pastor na nagmamalasakit sa kanyang mga tupa,
matulungin. Amen, makapangyarihan. What's that? Lahat ng yan ay bahagi ng kanyang name, ng kanyang reputation. Kaya hindi niya kailangan sabihin, in Jesus' name. Because he was the very personification of his own name. Amen. Alright? Okay, kita ko sa mukha niyo, talagang naiintindihan niyo. That's good. Verse 20. Right, ngayon, meron na tayong bagong, amen, pananaw sa kalulatian. Magmula ngayon, marami na tayong mapapasalamat kay Lord. Amen. Dahil pinakita niya sa atin ang kanyang kalulatian. Verse 20, and he said, thou cannot see my face, for there shall no man see me and live. Alright? Sa panahong ito, it was not yet FaceTime. Praise the Lord. Hindi raw pwedeng makita ang kanyang mukha ng sinuman at manatiling buhay. Ano yung mukhang yun? Iyon yung kanyang essence. Iyon yung kanyang direktang kalulatian. Sabi nga sa Biblia, wala pang nakakita sa Diyos kailanman. Alright? Meron ba tayong mga scripture dyan? Just wanna read some scriptures for you. No man had seen God at any time. Di ba? John chapter 1, verse 18. Dito sa 1 Timothy 1:17, ang sabi, now unto the King, eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. That God is invisible. The great eternal spirit, that King eternal, is immortal, invisible. Hindi mo siya pwedeng makita. Amen. At ang sabi dun sa, I believe it's 1 Timothy chapter 6, ang sabi, siya yung Diyos na hindi nakikita, nananahan sa apoy. Alright. Pero, yung personang yun na hindi makita, you see, this is very mysterious because this is God. Pero, kita niyo ang ginawa ni Lord, yung kanyang kadakilan, pagiging misteryoso, pagiging mataas niya at matayog. Kagaya ng sabi ko kanina sa inyo, ay ano, kanyang unti-unting ibinaba sa ating kinaroroon na nag-condescend siya, amen, para maintindihan natin ang mga katangian niyang yun na nandun sa taas na pag tinatalakay ko sa ganito, parang ang hirap-hirap mabot. Pero kanina, nung iidaan ko dito sa level natin, ibaba ko rito, nagre-rejoice tayo. Pero yung kalulatian na naipahayag sa kabutihan at biyaya at habag, ay isa rin kalulatian na nandoon. Kaya lang, hindi natin maintindihan sa ganung kalagayan, yung kalulatian yun. Hindi natin kaya sa ngayon na makita yung mukha ng Diyos sa kanyang liwanag, amen, na literal. So, nung panahong yun, hindi pa panahon para makita ang mukha ng Diyos sa kanyang pagpapahayag ng kanyang kalulatian. It was not yet FaceTime. Hindi pa na invento yung iPhone nun. Wala pang FaceTime. Hallelujah. Yan, eh, kasama yan sa mga pagpapatibay ni Lord. Bakit ngayon nagkaroon ng mga FaceTime na yan? Ha? Kasi ngayon lang yun eh. Ngayon nakatakda na mahayag ng lubos ang mukha ng ating Panginoon. Hindi nung panahon ni Moses. Kaya lang si Moses mapilit eh. So inunahan na siya ni Lord. Alam na niya, ang gusto nito, makita ko ng mukhaan. Gusto nito talaga makita yung fullness ko. Hindi pa pwede, anak. O sige, ganito. Ah, hindi pwedeng makita mo yung mukha ko kasi todas ka pag nakita mo yung mukha ko. Now, you might say, Brother Ray, bakit ganun? Ang sabi sa isang banda, hindi pwedeng mabuhay pagka nakita mo yung mukha. Samantalang sa Exodus 33 verse 11, ang sabi that the Lord spake unto Moses face to face. Yung expression na face to face ay hindi nangahulugan na nakita niya yung literal glory ng mukha ni Lord, kundi nakita niya sa similitude ng kanyang mukha. Okay? Ang gamit na salita dyan ay effigy. Ano yun? Pagpapakita
ng hindi nakikitang kalatian ni Lord sa anyo ng anghel, sa anyo ng iba't ibang bagay, ano yun? Yung enmorphe na tinatawag natin, nagmamaskara siya para yung, imbis na ikamatay mo yung pakikipagtagpo mo sa kanya, ay makatulong sa iyo. Hindi ka masaktan. So yun ang ibig sabihin nun. Si Lord ay nangungusap kay Moses ng face to face, pero hindi yung mukha na sinasabi niya dito sa verse na binabasa natin. Intindihan nyo? Alright. Sabi niya, hindi pwedeng makita yung mukha ko at mabuhay ang tao. At ganito ang gawin mo, ang sabi niya, and the Lord said, behold, there is a place by me. Meron akong lugar sa tabi ko, and thou shalt stand upon a rock. Inunahan ako ni Barsog, ha? Meron akong piniling lugar. God's chosen place. At ang sabi, dun sa lugar na yun, may bato. At sa batong yun ay merong uka, may cleft. Ang sabi dito, cleft. Pero pareho lang yun. Amen? So sa tabi ko, there's a place by me, may bato, patatayuin kita doon, hindi lang basta batong, may ukang bato. Hallelujah. Kung matalas kayo, alam niyo na kung sino yun, at ano yun. Hallelujah. Sabi niya sa verse 11, I'm sorry, sa verse it shall come to pass, verse 22, while my glory passeth by, that I will put thee in a cleft of the rock and will cover thee with my hand while I pass by. So you see, this is all in human terms. Ito'y, kumbaga, symbolic na pangusap kasi ang Diyos ba ay mayroong malaking-malaking kamay na magtatakip kay Moses at lahat? Para bang sa Biblia, sa New Testament, nangusap din ng ganyan ng Diyos. Sabi, pinupo niya ang kanyang anak sa kanang kamay ng ama. Ano yun? Yung ba ay literal na kamay? It is symbolic. Para lang maintindihan natin, di ba? Ginagamit ng Biblia ang mga termino na gamit natin. Alright? Hindi ibig sabihin nun na ang ama ay mayroong malaking-malaking kamay. Kailangan malaki para maupuan ng anak. Subukan nyo nga paupuan sa anak nyo malaki yung kanang kamay nyo. It was a symbol. Para lang maintindihan natin, yung kanang kamay ay kapangyarihan at authority. Diba? Ang ating Panginoon sa Kristo ay inilagay sa kapangyarihan at authority ng Diyos. Nasa kanya lahat ng kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Pinaupo siya sa kanang kamay. Intindihan nyo? Hallelujah! So sabi dito, ito ang gagawin ko sa iyo. Okay, may lugar sa tabi ko, may bato ron, pagkatapos may ukot yung bato, dadaling kita doon, ilalagay kita doon, pagkatapos tatakpan ko ng aking kamay, tatakpan kita ng kamay ko, habang dumadaan yung hiningi mong kalalatian na gusto mong makita. Alright, now, derechahan, First Corinthians 10:4, that rock was Christ. Tama ba? Sabi ng scripture. Hallelujah, yung rock na yun ay yung hinampas ni Moses. Na nilabasan ng tubig na nagpainom doon sa mga nauuhaw, 2 milyon ng mga tao, pati yung mga hayop nila. Yung batong yun ay si Kristo na hinampas sa Kalbaryo para mapainom ang ating mga kaluluwang nauuhaw. At tayo mabuhay, can you say amen? Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung batong yun ay naukitan. At ang tanging ligtas na lugar, amen, para sa bawat isa sa atin ay ang batong yun na may ukit. Dahil doon lang obligado si Lord na kayo ay proteksyonan ng kanyang kamay. In other words, nandoon lang ang kanyang proteksyon. Ang daming natatakot ngayon sa mga maaaring mangyari sa sanglibutan, sa Amerika, sa iba't ibang lugar. At sila ay naghahanda na sa iba't ibang kaparaanan, meron naghukay ng malalim, gumagawa ng tunnel at minapatibay nila, tinitiyak nila na hindi sila masasaktan kung sakaling dumating yung nuclear holocaust at lahat ng mga salot na ito. I'm telling you, wala kang mapagtataguan sa klase ng destruction na dadanasin ng sanglibutan ito. Mistulang pati ang dagat, amen, ay magliliyab sa apoy. Ang langit at ang lupa ay pupugnawin ng isang matinding apoy, init, na ang lahat ng mga elemento, ang sabi, ay mapupugnaw. Na maging mga virus
na hindi masolusyonan ng mga doktor ng medisina ay mapupugnaw sa banal na apoy na manggagaling sa langit. Lahat ng mikrobyo, lahat ng sakit, tatapusin ni Lord pagbaba ng kanyang apoy. Hindi lang nuclear fire, kundi holy fire. Para ano? Magkaroon ng thorough cleansing ang mundong ito. Bakit? Kasi iahanda niya para pamahayan ni Kristo at ng kanyang iglesia. Hallelujah! Amen! Hindi ka pwedeng magtayo ng, gumawa ng spaceship at sabihin mo, doon na lang kami para hindi kami maapektuhan. Pati langit nga susunugin eh. Eh, doon sa ilalim. Tingnan ko kung mabuhay ka sa tumama sa nuclear bomb dyan sa kinaroroonan mo kahit gano'ng kalalim yan. Diba't lahat? Hallelujah! Ang tanging ligtas na lugar. Hallelujah! Hindi sa anumang iglesia, hindi sa anumang physical na lugar, ang pinakaligtas na lugar kung saan obligado si Lord na ikaw ay proteksyonan ng kanyang kamay ay kay Kristo Jesus. Kay Kristo Jesus na sinibat sa tagiliran, may uka sa tagiliran. Hallelujah! Na nilapasan ng kanyang buhay na walang hanggan para ibigay sa atin, yun ang pinakaligtas na lugar. At pag na kay Kristo ka, obligado siya na takpan ka niya ng iyong kamay. Hallelujah! Praise the Lord! So it was at FaceTime then. Kaya, so verse 23, I will take away mine hand, pagdaan ko, and thou shalt see my back parts. Likod ngang, ang makikita, but my face shall not be seen. Alright? Yung FaceTime kasi ay darating with another covenant. Alright? So John chapter 1, verse 18, binasa natin kanina yun, no man had seen God at any time, the only begotten Son which is in the bosom of the Father, He had declared Him. In other words, yung Diyos na walang mukha dati, yung Diyos na hindi mo makikita yung mukha nang hindi ka mamamatay, ay nagkaroon ng mukha sa ating Panginoong Jesucristo, and He had declared the God that is invisible. No wonder, He is the image of the invisible God. Yung Diyos ay nagkaroon ng mukha. It's face time now. 2 Corinthians 4, verse 6. Sabi, for God who commanded the light to shine out of darkness. 2 Corinthians 4, verse 6. For God who commanded the light to shine out of darkness had shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the, what? The face of Jesus Christ. Amen. Yung kalalatian ng mukha ng Diyos na hindi makita dati, ano, na-express sa mukha ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ba panahon para makita ni Moises? Pagamat nagkaroon siya ng ideya, merong tinatago ito si Jehovah. May lihim ito na hindi niya pinapayag. Yun ang nire-request niya, ipayag mo na sa akin. What's that? Christ. The revelation of Christ. O sige, papahayag ko sa'yo, pero na nakatalikod. Pero nung dumating ang takdang panahon, hallelujah, yung Diyos na walang mukha ay nagkaroon ng mukha kay Jesus Christ. At nakita natin ang kalulatian ng liwanag, amen, ng Diyos sa kanyang mukha. Philippians chapter 2. Simulan natin sa verse 5. Pababa. Sabi dito, wherefore God also had highly exalted Him. Verse 5, sorry. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Ano ito? Condescension. Condescending. But made Himself of no reputation. Remember, yung sinabi ko kanina, hindi natin kayang i-bear yung actual na kalulatian ng Diyos sa kalulatian. Kaya kailangan bumaba siya sa level natin at kumbaga lambungan niya yung kalalatihan yun para makayanan natin. At yun ang ginawa ng Diyos. You see, yung kanyang kalalatihan ay naipahayag sa kanyang pagpapakumbaba. Praise the Lord. Mas maibaba mo ang sarili mo, mas magawa mong magpakumbaba, mas malaki ang kalalatihan na matatanggap mo kay Lord. Yan yun. Akala ng iba,
Diba? Kailangan umangat ako sa lahat. Kailangan ipakita ko kung gaano ako kagaling. Pakita ko kung gaano ako katalented at lahat. Pakita ko ang lakas ko, ang powers ko. As long as you are like that, amen, there's no glory in it. Pero ang tunay na kalalatihan ay yung sa kabila ng kadakilaan mo ay kaya mong magpakumbaba. Kita niyo ating Panginoon sa Kristo, sabi, amen, hindi pag nanakaw na siya'y mapantay sa Diyos. Bakit? Siya ay Diyos. Pero sa kabila nun, galing saan yun ang Diyos? That light, theophany, ay nagbihis siya ng katawang tao at nag-anyong alipin. Ang sabi dito, patuloy natin pagbasa, made himself of no reputation, you see? Made himself of no reputation, took upon him the form of a servant and was made in the likeness of man. Verse 8, and being found in fashion as a man, he humbled himself. Humbled himself. What's that? The glory condescending. Hallelujah. And became obedient unto death, even the death of the cross. Verse 9. Sabi dito, that at the name of Jesus, ask natin please, the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth. What's this? Dahil sa ginagawa niyang pagpapakumbaba, ay nilulahati ang kanyang pangalan. Dahil sa kanyang pagpapakumbaba, naipahayag niya yung mga kabutihang loob niya, ang biyaya niya, ang habag niya. Naintindihan niyo ba? Ang pagliligtas niya, ang pagpapagaling niya, ang pagtubos niya, ang pangaliw niya, ang pagbuhay niya sa mga patay. Dahil siya'y nagpakumbaba, what's that? The glory being revealed. At dahil doon, ang pangalan niya ay nahayag. Nakita niyo eksakto yung scripture kanina? Hallelujah. Gusto mo makita aking kalalatian? Papadaanin ko ang aking mga kabutihan sa iyo. At ang aking pangalan ay aking ihayag sa iyo. Amen. What's this? Christ, God, coming down. Hallelujah. At ang pangalan niya na Jesus, amen, ay sasambahin. Bawat tuhod ay luluhod sa kanya. Mga bagay sa langit, mga bagay sa lupa. Amen. And things even under the earth. 11. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Amen. What? To the glory Amen. Of God the Father. Hindi kahihiyan ng Diyos na siya'y naging tulad sa tao. Hindi kahihiyan ng Diyos na siya ay sinaktan at nilantad sa kahihiyan sa harap ng publiko. Hindi kahihiyan ng Diyos na siya'y hinubaran at sinaktan at parang walang magawa, parang korderong inakay sa katayan. Ang sabi sa Biblia, amen, it is, amen, should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Lahat ng mga binasa natin sa unahan is to the glory of God the Father. Ano yung kalalhatian niya lahat yun na nahayag dito sa ibabaw ng lupa? By condescension. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Balik tayo sa Exodus 34 verse 5. And the Lord descended in the cloud and proclaimed the name of the Lord. Yun na nga ang ginawa niya. Alright? So, pagkatapos siyang patuloyin si Moses, tinakpan niya. Pagkatapos pinadaan niya ang kalulatian, nagpatuloy ang eksena, ang sabi, at ang Panginoon ay descended. Nakita niyo, walang kapahayagan ng kalalatian kung walang condescension, walang pagbaba. The Lord descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord. And the Lord passed by before him and proclaimed, the Lord, capital L, capital O, capital R, capital D, the Lord. What's that? Jehovah. The Lord. Tapos kama, sabi niya, the Lord God. Ano yun? Jehovah Elohim. Napakarala natin ito minsan. Ano kaibahan ng the Lord lang dun sa the Lord God? Pagka the Lord God, ito ay ginagamit niya in connection with saving His people. May kinalaman na ito sa created children niya dun sa Genesis. Dun lang ginamit nung makikreate na si Eva at Adan. Dun lang ginamit yung pangalan na Lord God. Ano yun? God condescending to the level of His children. Hallelujah. At nagpatuloy siya. Ano ito? Proclaiming the name of the Lord. He is the Lord. He is the Lord God. Hindi lang yun. Tingnan niyo yung mga susunod. Merciful. Ano yun? Attributes.
Ano yun? Character! Ano yun? Reputation! Ano yun? Dignity! Merciful, gracious, long-suffering, and abundant in goodness and truth. Actually, yung salitang Lord God is a compound name na galing sa iba't ibang Hebrew name na itinatawag nila sa kay Jehovah nung araw. Okay, mapakita natin yung pinahanda kong slide dyan. Para ipakita itong labing isang divine attributes, divine name na nag-express ng kanyang katangian to express His glory. Para maintindihan natin ano ba talagang kalorityan ni Lord. Tingnan nga natin, please. Maliit, kung pwede niyong palakihin para mas mabasa. Sabi diyan, the Lord's divine attributes expressing or expression of His glory. Ibig sabihin nun. Expressing His glory or expression of His glory. Number one, yung nasa unahan kasi ay Hebrew. Kung marunong kayo ng Hebrew, ibig sabihin yan, Jehovah lang. Jehovah, number one, which means the existing one. Number two, El, the strong or mighty God. Remember, ito ay attributes, katangian ng Diyos. Alright? In connection with Lord God. At number three is Rakum, the merciful being who is full of tenderness and compassion. Rakum. Number four is Chanun, the gracious one. He whose nature is goodness itself, the loving God. No wonder sabi ni Jehovah kay Moses, I will make all my goodness pass before you. Kasi yun pala ang mga katangian niya. Siya ay Chanun, the gracious one. He whose nature is goodness itself, the loving God. Number five is Erek Apayim, long-suffering. The being who, because of His goodness and tenderness, is not easily irritated, but suffers long and is kind. Hallelujah! Kung titignan natin ating sarili, kumpara natin ating mga katangian sa mga katangian ito ng Diyos, hindi ba we can say, we fall short of the glory of God. Amen! Gusto kong maging tatay na hindi madaling mainis. Sometimes yun ang aking kahinaan. Lalo na pag nag-aaral ako, matawa Sister Esther. But our Father, amen, is the being who because of His goodness and tenderness is not easily irritated. Maraming beses, pwede na tayo itapon sa impyerno sa kakulitan natin. At so, paulit-ulit natin pagkakasala. Pero dahil siya ay isang being na puno ng kabutihan and tenderness, hindi siya madaling mainis. Dahil sa katangian niyang yun, hindi niya pinapahintulot na tayo mapunta sa impyerno, mapahamak na because hindi siya naiinis basta-basta. But suffers long and is kind. Number six, Rab, the great or mighty one. You see, hindi lang basta greatness, amen, kundi goodness and mercy and grace and long-suffering. Amen. Chesed, number seven, the bountiful being, he who is exuberant in his beneficence. And exuberant, masaya sa kanyang pagiging pagbibigay ng benepisyo sa tao. 'Di ba? Hindi siya nagbibigay ng malungkot, in other words. Pag nagbigay siya, masaya. Kagalakan niya 'yon. Masigla siya pagkapag nakapagbibigay siya ng ikabubuti sa tao. That's my God. That's His glory. That's His name. Hallelujah. Chesed. Number eight, Emeth. Amen. Kung magkakaroon kayo ng labing isang anak, pangalan nyo to. Praise the Lord. Emeth, the truth or true one. No wonder. Amen. Jesus Christ is the Word. At ang sabi niya, Lord, Father, Your Word, I've given them Your Word, and Your Word is the truth. Amen? Siya lang ang tunay na katotohanan. The true one. He alone who can neither deceive nor be deceived. Hindi pwedeng dayain ng Diyos. No wonder, kapag kayo bahagi ng Diyos, hindi rin kayo pwedeng dayain.
Pag may attribute kayong ganyan, who is the fountain of truth and from whom all wisdom and knowledge must be derived. Kaya ang Diyos sa message, ano, punong-puno ng karunungan ay pinahayag, kaalaman ay pinahayag. What's it? It's the fullness of the revelation of the glory. Lahat ng mga katangiang ito, ano, nilalantad niya sa ating panahon. This is actually the face of God, amen, ay pinapahayag sa pamamagitan ng kanyang pangalan, hindi sa literal face niya, kundi sa nature niya. Alright. Amen. Ano pa? Susunod. Ton. Ah, hindi ton. Hebrew yun. Notzer Chesed, the preserver of bountifulness. He whose beneficence never ends, keeping mercy for thousands of generations, showing compassion. Mahabagin, hindi lang mahabagin. Amen. Pinapanatili niya ang habag niya sa libu-libong henerasyon. And mercy while the world endures. Number 10, Nosse Avon, Bafesha Bechata. He who bears away iniquity. Hindi ba kanyang kinuha ang ating kasalanan? At kanyang tinapon sa dagat ng kanyang paglimot? He who bears away iniquity and transgression and sin, properly the Redeemer, the Pardoner, the Forgiver, the being whose prerogative alone it is to forgive sin. Siya lang ang pwedeng magpatawad talaga ng kasalanan and save the soul. The righteous judge who distributes justice with an impartial hand, with whom no innocent person can ever be condemned. Hallelujah. Number 11, Poked Avon. Ang sabi, he who visits iniquity, who punishes, nakakatakot yung number 11, transgressors, and from whose justice no sinner can escape, the God of vindictive justice. Yung unang sampu, puro kabutihan, pagmamahal, habag, awa, lahat na klase ng kabutihan na pwede niyong pangalanan, nandun sa una niyang manifestation ng kanyang pangalan. Pagdating sa 11, oo, mabait siya, pero siya'y matuwid din. In other words, pag tinanggihan niyo yung unang sampu, ang mapapala nyo ay yung number 11. Paghatol. Dahil siya'y matuwid. Pagkatinanggihan mo lahat ng awa at tabag, eh anong mapapala mo? Di ba? Yung kapatawaran. Pag tinanggihan mo na, ano mapapala? Eh di, judgment na. Siya yung Diyos na bumibisita ng kasalanan ng mga tao hanggang sa ika-apat na henerasyon. 400 years. Hallelujah. In other words, pagka nalampasan niyo yung panglabing isa, amen, o pag tinanggap niyo yung unang sampu, wala kayong problema sa labing isa. Pagka tinanggihan niyo yung unang sampu, lagot kayo sa panglabing isa. But all of this is God. Yan yung proclamation ng kanyang pangalan. Bahagi yan ng pagpapakita ng kanyang kalalatian. And now Moses, amen, unti-unti naintindihan niya, yun ang kalalatian ng Diyos. Hallelujah. Amen. Magmula ngayon, ting mga katin kayo ng church, meron kayong pamasahe. At nakaparito kayo. At nakapanalangin kayo at nakahingi kayo ng tawad. Gulong-gulong isip nyo ang konsensya nyo ay natitigatig dahil sa nagawa nyong kasalanan. Pero pagkatapos yung pagpakumbaba at umamin, ikumpisa lang nyo yung kasalanan at humingi ng kapatawaran. Ang sabi ni Lord, siya'y matuwid at tapat para ipatawad ang inyong mga kasalanan. Pagkatapos nun, pag alis nyo, amen, may kapayapaan na pumbalit dun sa kagulumihanan na nasa kalooban nyo. What's that? Biglang bumalik ang lakas, nagliwanag ang inyong mukha. What's that? Amen. It's the glory of the Lord. Amen. Ang dami nating nalalampasan na manifestation ng glory of the Lord na hindi natin napapasalamatan ngayon pagkatapos nating talakayan ito. Sana huwag kayong magpalampas ng anumang manifestation ng kalalatian na hindi nyo siya sinasamba at pinasasalamatan dahil doon.
Pag kaya niyong pumalakpak at meron kayong ligayang sumamba, that's the glory of the Lord. That's the goodness of the Lord upon your lives. Hallelujah. Pag kayo napalaya, amen, sa isang bisyo, sa isang kainahan, that's the glory of the Lord. Pag pinagpala kayo, pinasagana ang inyong buhay, that's the glory of the Lord. He is that being that maintains bountifulness. Ano mang sagana ay galing sa Kanya, sagana ng espiritual na pagpapala o material na pagpapala, amen, kung yan ay galing sa Kanya, ingatan nyo na yan ay magbigay lamang ng kalalatihan kay Lord. Oh, hallelujah. 34 verse 7, tapusin natin. Nagpatuloy ang Diyos sa pagpapakita ng kalalatihan kay Moses. Keeping mercy, kita nyo? Lahat na ito ay nandun sa binasa nating mga attributes niya. Galing dun sa Hebrew names na ginagamit para dun sa Lord God. So verse 7, keeping mercy for thousands. Diba? Ito yung kanina. Hallelujah. Forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty. Pero siya ay matuwid. Visiting the iniquity of the fathers upon the children and upon the children's children unto the third and to the fourth generation. Verse 8, and Moses made haste. When Moses, sabi dito, and Moses made haste and bowed his head toward the earth and worship. Ano ito? Ito yung reaction ni Moses doon sa ginawa ng Diyos na pagpapakita ng kanyang kalalatian. Pagpapakita ng dakilang, amen, tawag dito, kapahayagan kay Moses. Anong naging resulta kay Moses? Lumaki ba ulo niya? Diba? Kanya bang tinaas ang kanyang, you know, noo at praise God? At nakastang mayabang at sabi, kita nyo, ako lang ang pinagpahayagan ni Lord ng ganyan. Pero ang sabi dito sa Biblia, nagmadali siya na iyuko ang kanyang ulo sa lupa. Luya! At siya ay sumamba. In other words, ito ang tugon niya dun sa pagpapahayag ng kalalatian ng Diyos. Ang tunay na nakatanggap ng tamang revelation at kalalatian ni Lord, ito ang magiging bunga. Magpapakumbaba at sasamba. Pag dumaan ang Diyos sa buhay mo, ikinig ba kayo sa akin? Pag dumaan ang Diyos sa buhay mo, amen, dala lahat ng kanyang kabutihan at kanyang kalalatihan. Amen. Ang tamang response ay magpakumbaba tayo at sumamba tayo sa Kanya. Maraming beses ang Diyos ay dumadaan dito sa church. Pero kumusta kayo? Sumasamba ba kayo pag dumadaan siya? O wala lang itong service nito. Diba? Dinadaos niya lang. Miyerkules eh. Linggo lang eh. Minsan, wala pa tayong kagana-gana. Minsan, natutulog pa tayo. Eh, dumadaan lang naman yung kalulatian ni Lord. Pero si Moses, na-realize niya, this is the glory of God. Kaya siya'y sumubsob at sumamba. Ang kalulatian ng Diyos, ipinapayag niya sa paligid niya. Verse 29, and it came to pass when Moses came down from Mount Sinai with the two tables of testimony in Moses' hand, when he came down from the mount, that Moses wist not that the skin of his face shone while he talked with him. Sa sobrang pagpapahayag ni Lord ng kanyang kalalatian, pagpapakilala ng kanyang pangalan, pagpapakita ng lahat ng kabutihan, nung ma-realize lahat, nung madampi yun sa katauhan ni Moses, nagkaroon siya ng sarili niyang transfiguration. Na yung kalalatian na yun ay humawa sa kanyang mukha. Yung mukha ni Lord na hindi pinakita sa kanya ng literal, na hinayag sa pamamagitan ng mga katangian at pagpapayag ng pangalan, ay ano, humawa sa mukha ni Moises. In other words, naghahanap ka ng mukha. Yung mukha mo ngayon na magiging mukha ko sa lupa. Dahil natanggap mo ang revelation ng aking kalalatian. Pumasok ka ng gusto sa revelation ko. Kaya ngayon yung revelation ng aking kalalatian ay naging bahagi ng iyong buhay at nakikita sa iyong mukha.
pagbaba ni Moses galing sa pakikipag-usap sa Diyos, ay nagliliwanag ang kanyang mukha sa kalalatian ng Diyos. At ang sabi dito, hindi niya yun alintana. Hindi niya alam. Ang nakakita ay yung mga tao, kung babasahin natin, yung mga tao ang umiwas dahil hindi sila makatingin sa mukha ni Moses na nagliliwanag sa kalalatian. Pero si Moses mismo na pinagpapahayagan ng kalalatian sa kanyang mukha, hindi niya alam. Anong aral dito? Amen? Yung tunay na may kalalatian ni Lord. Amen? Nalalaman ng tao yung kalalatian na nahayag sa kanya, pero siya hindi niya namamalayan. Yung mga tao na pinapaalam sa lahat na siya'y magaling, at siya'y revelated, at siya'y maraming nagawa, at siya'y, you know, lahat ng mabubuting bagay, at katangi-tanging bagay, kahangahangang bagay. Amen, hallelujah. Ay, ako lahat yun. Nakikita niyo ba? Eh, ang problema, hindi nakikita ng mga tao. Baliktad. Pero si Moses, punong-puno ng kalalatian ni Lord, hindi niya pansin ang mga tao ang nakakita. Amen. Hallelujah. Ang tunay na may kalalatian ni Lord, tamang kalalatian at dumating sa kanyang buhay, ay hindi po may dalang salamin o kaya ay iPhone o telepono at palaging nagsiselfie. Look at me, ang gwapo ko. No, hindi niya namamalayan ang liwanag ng Diyos ay nagliliwanag sa kanyang mukha. Hallelujah. Ang taong tunay na may kalalatian ni Lord ay hindi nag-iisip ng para sa kanyang sarili, kundi kanyang ginugugulang buhay niya sa paglilingkod kay Lord. Hindi mahalaga yung sarili niyang reputasyon. Nilulubog niya ang kanyang buhay, ang kanyang isip, ang kanyang lakas at lahat. Hindi niya alintana kung ano itsura niya. Why? Dahil nakatanggap siya sa tamang paraan ng kapahayagan, ng kalolhatian ng Diyos. Tayong lahat ay magsitayo. Show me thy glory, Lord. Show me thy glory. Hallelujah. Mercy. Maghintay ba tayo ng kidlat? Ang kulog? Maghintay pa tayo ng malakas na boses ngayong gabi para masabi natin na nakita ko ang kalalatian ng Diyos. Ngayon, pagkatapos niyo marinig itong mga aral na ito, look back sa isang linggo lang na nagdaan kung gaano karaming kalalatian ng Diyos ang ipinakita niya sa inyo na hindi niyo napasalamatan. Hindi niyo na-appreciate. Why? Because it becomes just a part of your life, just becomes natural. Bakit? Kasi hindi natin naintindihan. Akala natin kalalatian ay ganito at ganyan. Yung pala ang kalalatian ng Diyos ay nahayag sa kanyang kabutihan at habag at bihaya. At pagpapahayag ng kanyang pangalan. So ito yung pupunta kayo sa church at merong mga ngaral. Isang tao na nangaral, nagsasalita sa paraan na alam nyo, hindi sa kanyang sarili yung kanyang pinapahayag na karunungan. Was as God revealing His name to you. That's the glory of the Lord. Glory of the Lord. Oh, tayo mo na lang. Awitin natin, awitin ang sasabing, oh, the glory of your presence. Amen. Yung mga singers natin, please, tulungan nyo ako awitin. Hallelujah. We love you. Praise you. Jesus Christ's name. Yes. Amen. Your presence. We yes, Lord, hallelujah. Give you reverence.
rise to your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace as your presence. Thank you, Father, now fills this place. Taas natin, please. Abang inawit natin minsama, let's just worship Him now. The glory of your presence. Thank you, Father. Hallelujah. We your temple. Thank you, Father. Give you reverence, so arise to your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace as your presence fills this place. Lord Jesus, thank you for revealing your glory to us. Father, thank you for condescending. Di namin kayang umabot sa kinaroroon mo. Kaya ikaw ang mababa. Para ikalalatian mo ay iabot mo sa amin dito sa lupa. Ngayon, Panginoon, pagkatapos na mahayag mong sarili mo sa amin, hayaan mong matulad kami kay Moises. Ang kalalatiang yun ay pumuno sa aming buhay at magliwanag sa aming mukha. Oh God, we worship you tonight. Tawarin mo ang di naming pagpapasalamat sa napakaraming kabutihan mo. Pinakita at binigay sa amin sa habag mo, sa biyaya mo, sa pagpapahayag mo ng katotohanan. Katotohanan na hindi po alam ng napakaraming tao pero hinayag mo sa amin. Iyan po ay parte ng kalulatian mo. Lord, napaka-palad namin na kami dinatnan ng panahon ng pagpapahayag mo ng iyong buong kalulatian. Katalikod ka lang kay Moses. Pero ikaw ay bumaba sa amin. Ay pinakita mong mukha mo sa amin. Thank you. We bow down before you and we worship you. Alisin mo anumang anyo ng pagmamalaki, pride. Wala kaming maaaring pagmalaki sa harap ng dakilang pagpapahayag na ito na ginawa mo through condescension. Paano kaming magmamalaki sa iyo? Tanggapin mo aming pananambahan ngayong gabi. Tanggapin mo aming paglapit. Tanggapin mo ang mga pananambitan ng iyong mga anak.
kanilang panalangin. Lord, binibigyan ka namin ng pagkakataon na higit mo pang ihayag ang kalalatihan mo sa buhay ng bawat isa. Habang hinahayag namin ang aming mga pangailangan sa iyo ngayong gabi, habang inihiling namin ang hipo ng kagalingan mo, ang pagliligtas mo sa kagipitan, Lord, ang pagpapala mo sa buhay namin. Oh God, may you just come. Patuloy mo ihayag ang sarili mo habang kami nananalangin sa iyo ngayong gabi. Tuloy natin ating prayer. Amen. Hallelujah. Praise your name, Lord. Thank you, Father. Yes, Lord. You're awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place,
Abba Father, are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Times of refreshing. Tayo natin tumayo. Here in your presence. Thank you, Lord. Hallelujah. Greater blessing than being. Thank you. Thank you, Lord. We worship you tonight. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than be. One more time now, let's just worship Him. Hallelujah. Oh, times of refreshing here in your presence. No greater blessing, thank you, Lord, than being with you. Thank you, Lord. My soul is restored. My mind is renewed. There's no better joy than me. Yes, Lord. There's no greater joy, Lord. There's no greater joy, Lord, than me. Hallelujah. Let's just praise Him. Hallelujah. Hallelujah. Praise you. Honor you tonight. You are worthy. Show us your glory, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Habang pinupuno mo kami ng iyong kalalatian, kaya mo lahat ng anyo ng kadiliman ay mailayo sa aming buhay. Mailayo sa iglesyang ito. Lahat ng uri ng pagpapaimbabaw at kasalanan, pagkukunwari, lahat ng uri ng kasalanan, Lord, taboy mo ng iyong kalalatian. Hallelujah, at ingatan mong iyong mga anak. Habang kami nakatayo sa bato na inukit, takpan mo kami ng iyong kamay. Proteksyonan mo kami. Yan ang aking dalangin para sa mga anak mo sa aming paghihiwalay sa gabing ito. Salamat
sa pakikipagniig sa amin, Ama. Lord, nananabik kami sa susunod na gawain namin, Lord. Ngayon pa lang nananabik na kami. So help us, Lord, to come prepared, Lord, next time. Para, Lord, sa aming pagbalik ay makasamba kami ng lubusan sa iyo. Sa iyo po lahat ng papuri. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless you. Hallelujah. Amen. Kamayan tayo sa tisa. Lord willing, sa Sunday, si Brother Joseph po ay magre-report tungkol sa missions ginanap sa... Amen. Surigao. Lord bless you. Yes. Thank you, Father.